gaano kaganda ang Mindanao. How beautiful is Mindanao? The answer, captivating, enchanting, and very beautiful. Today, I bring you to the island of Baguan, one of the 6 islands in the Turtle Islands group. Here, in the southernmost portion of the Philippines. Ito po yung pinakamalayong island group ng Pilipinas. It only takes you about 25 minutes para marating yung Malaysia. Yet, it will take you about 16 hours by boat para makarating ng Bungao Tawi-Tawi, which is the capital town of the province which covers this area. Ngayong araw na ito, dadalhin ko kayo dito sa isla na kilala bilang pugad ng tinatawag nilang Green Sea Turtle, yung malalaking mga pagong na as of the moment ay nasa endangered list. What is so beautiful about this island is the fact that it only has an area of 35 hectares. And yet, every year, millions of hatchlings, small sea turtles, are hatched every year in this island. Ito po yung isa sa 4 na isla sa Turtle Islands group na kung saan ay natural po yung pagdating ng mga tinatawag nating pawikan o green sea turtle at dito po sila nangingitlog. And last year, according to the Department of Environment and Natural Resources, umabot po sa 11,000 nestings o pugad ang nakita ng mga volunteers dito. Ngayon po, bukang liwayway. It's the break of dawn here in the island of Baguan. At I'm proud to tell you na nakatulog ako rito. I spent the night here watching the turtles, seeing how they hatch, along with the Minda team. Samahan po ninyo ako. Let us discover the beauty and bounty of Mindanao in the Turtle Islands group in the Southern Philippines. So ito po yung dalampasigan ng Baguan Island. Kasama po natin si Minda, yung DNR officer in charge dito sa Turtle Islands Wildlife Sanctuary. At ngayon po ay binabaybay natin itong maliit na isla, 35 hectares. No? At sa bagay, maganda yung buhangin, ano? Yes po, white sand, pino talaga siya. Pinong sand. So ito po yung bakas nung pawikan o puno sa Tausug. And according to Minda, by the indications of yung buhangin, the flippers niya, eh nakababa na siya. At pwede nating sundan siguro kung saan siya nangitlog. So ilang minuto yung pag-itlog niya? Mga isang oras po. Mga kaibigan, ito yung baby turtle. Hatchlings ang tawag. 1 day old at buenas tayo inabutan natin dito sa Baguan Island. They will be released to the ocean. Kanya lang, may malungkot na kwento pala ito. Out of every 100 hatchlings like this, ay buenas na kung may mabuhay na isa o dalawa. Sapagkat meron silang inaharap na mga predators. Unang-una, by nature, sabi ng ating mga conservationists, ang unang kumakain sa kanila, nanay nila. And then there are other predators. Pagbaba nila sa dagat, meron mga malaking isda na kaabang. But this is nature. At wala naman tayong pwedeng magawa para baguhin yung takbo ng nature. So, well, good luck, kid. I hope you survive. I hope you will be the lucky one. Ito'y nakakalungkot, no? Pati dito sa Baguan Island, maabot na yung plastic. Di natin alam kung saan galing to. But this is a threat to the environment actually. Lalong-lalo na sa green sea turtle. Sapagkat ayon kay Minda, yung DNR OIC rito, eh pati yung plastic bags na mga blue at green, eh minsan kinakain ng pawikan dahil akala nila seaweeds. So, dapat talaga matignan tong
pagdating ng mga pag-aabot ng mga plastic dito. And I saw a lot of this yesterday in Sandakan. And I think we have a problem in the boundaries of Sabah and Turtle Islands. Sapagkat ayon sa ating mga local residents, kapag amihan ay umaabot dito yung plastic galing sa Sandakan. Makikita po ninyo, ito yung coral bed, no? And amazing, sapagkat mababaw yung tubig ngayon, low tide, nakita natin tong corals na ito. At dito nangingitlog yung mga isda. Ito yung pinaka-nursery area ng mga isda. No? Dito sila nangingitlog and some of them nibble on the corals. So ito yung isang bagay na critical sa tinatawag natin ecological balance. And yet, earlier, may nakita tayong plastic na nakakalat sa corals. Something must really be done about this. Ito po ang shrine ng pito alim, or the shrine of the seven alims. According to accounts by people here, ito po ang libingan ng isa sa pitong Islamic missionaries na dumating sa Pilipinas noong 13th century at nagpakalat ng Islam sa southern part of the Philippines. Hindi alam ang pangalan niya. Kilala lang siya bilang kapatid ni Sheikh Makdum. And there is even no historical account to really prove that he was really buried here. But older people in this area share the story that this is the burial site of the brother of Sheikh Makdum. At ito po pinupuntahan ng mga believers. Nag-aalay po sila ng mga puting tela. And they make their wishes. And they offer white clothing. And some say most of their wishes do come true. Ito po yung grupo ng DNR headed by Minda Bayrula. Siya po ang pinaka-head. Ito po yung mga taong dedicated, no, sa pag-proteksyon sa ating pawikan. And sadly, itong transition from arm to barm, no, kasi yung batas ng Bangsamoro Organic Law, no, na nag-create ng barm ay nakasaad doon na at the end of December 2019, lahat ng mga former employees ng arm automatic nawala, no. So nagkaroon ng vacuum, matatawag natin, at hanggang ngayon magtatatlong buwan na wala pa sila sweldo. Kasi naapektuhan yung from regular funds. So, inalis na dahil sa barm na daw sila. Kasi nakasaad doon na lahat ng protected areas, i-turn over na sa barm. Managed by the national. Dito po nagwawakas ang isang pambihirang paglalakbay na ginawa natin. Dito po sa Bagua Island, isa po sa anim na isla ng Turtle Islands Group sa pinakadulo ng Pilipinas. At nakita po natin ang kagandahan at tikasyaman ng Mindanao. Napakaganda ng ating nakita. Subalit, meron pong mga panganib na hinaharap. Itong magandang kalikasan na ito. Nakita po natin yung mga plastics kanina. And it bothers me. It pains me that an island as remote as Bagua Island would still be reached by the garbage of civilization, the garbage of urban areas. Ito po isang panganib na dapat nating matignan na maigi, sapagkat pakatandaan po natin ang kapaligiran na ating tinatamasa ngayon, ang mundong ating kinabubuhayan ngayon ay hindi po atin. Responsibilidad po natin sa susunod na salinlahi na mapanitiling maganda ang kalikasan ito. Sa ngalan po ng Mindanao Development Authority, ako po si Secretary Manny Piñol, nagsasabing pangalagaan natin ang kapaligiran, ang kalikasan. Ito po ay responsibilidad natin sa susunod na salinlahi.